Sa larangan ng pag-ibig, meron din diskriminasyon. Meron din sapat ito para pigilin ang pagtibok ng mga puso at sumuko. Ito ang kwento ng pag-ibig na hatid ni Robert Alejandro. Kasi ako ng bata pa, ako pa nakakakita ko lang kasi may inggit ako. Gusto ko rin magkaroon magpalaki ng bata, nag-iisa akong anak na lalaki. Tapos, alam mo yung expectations na magdadala ka ng apelido. 27 years old nang pagkarinimelon ang bahagi ng kanyang pangarap. Ihaharap ko siya sa harap ng mga kaibigan ko, mga kapamilya, yung mga ko ang aming sumpaan sa isa't isa. Nang mahal ko namin ang isa't isa at hindi na kami naglalaro. Sa lalaking 5 taon niya ang karelasyon, nagpakasal si Marlon. Ayun ang mga moments na yung kinakasal ka, ano mo yung naiiyak ka, kinakabahan ka na baka hindi matuloy. Nandun pa rin yung mga wedding jitters and stuff, diba? Hanggang doon sa araw ng kasal namin, parang 6 o'clock yung wedding, parang 5:30 na, wala pa kami nakikitang tao. Sa church, biglang ano, 10 to 6 nagdadating, ano, na parang unti-unti ka na nakakahingay. Wala daw pinagkaiba ang kasal at buhay ng asawa ni Marlon sa mga pangkaraniwang relasyon. Dumaan kami lahat doon, di ba? Yung paghahanap ng wedding rings, paghahanap ng mga kung ano-ano tayo isusuot sa kasal, paghahanap na ng ninang at ninang sa kasal, sino yung mga guests na i-invite, kukulahan na kami ng pera, maghaharap kami ng caterer. So, nag-design na lang kami yung magluluto, cake binili na lang talaga siya. Yan, honeymoon kayo. Tapos, ayun, pag-uwi sa bahay, daming gagawin, maghuhugas, daming trabaho pa sa bahay na kailangan gawin. So, nakarating ang balita sa paaralang pinumpin ng tatrabahuan bilang librarian. Hindi na re-review ang kanyang kontrata. Nagtimanda si Marlon. Nagtatrabaho ako, nagbabayad ako ng bills, etc. Bakit hindi namin maranasan yung karapatan na ibinibigay sa mga heteroseksual? Nakarapatan din naman namin na yung pag-ibig namin sa isa't isa kahit pa paano, nabasbasan ng simbahan o kahit naman ng estado, di ba? Dahil sa kanyang pagre-reklamo, ang sikreto ni Marlon sa pamilya na naglab. Nawalan din siya ng ilang kaibigan. Hindi ko kayang sabihin lang sa pamilya ko. Hirap na hirap talaga ako dun sa part na yun. Kung di nila ako nakita sa TV na nagbibumanda na hindi ako ma-out sa mga kaibigan ko. Of course, may mga nawala dyan, na-read out. Kasi parang hindi nila tanggap na magkaroon sila ng kaibigan na bakla o kakilalang bakla. Ano yung sarili namin hindi na mag-boyfriend? Ito ang maging dahilan ng marami pang pagbabago sa kanyang buhay. Kung may mga nagtatanong sa akin, bakit ka nagpakasal? Lagi ko sagot gano'n. Bakit hindi? Wala akong magiging anak, hindi akong magiging ano, magiging magulang. Ika nga, pero alam mo, walang anak na mag-aaruga sa akin pagtanda ko. Kaya parang, parang naghahanap ko ng makakapareha mo sa pagtanda na maaaring magtulungan kayo kahit na naka-adult biopers na kayo, di ba? Alam mo, yung pag-gising mo sa umaga, natutulog pa siya, titignan mo lang siya, shit, mahal ko itong taong to. Basta overwhelming yung emotion. I don't know, it's more than love. Parang love changes everything. It changed my life. Parang I want to grow old with him. I want to be with him forever. 2 taon ng kasal si Marlon. Marami daw siyang natututunan, walang pinagsisisihan. Yung meron ako nadi-discover sa kanyang mga moods na hindi ko nalaman ng kabi pa lang, di ba rin di pa kami nagsasama. Dinidiscuss ng mga nagiging problema o yung mga possible na maaaring magpahiwalay sa inyo eventually. Kasi kung titintinin mo lang yung mga ganung bagay, edi maghiwalay na lang talaga kayo. Kasi hindi na mahala isang tao kung hindi mo kaya sabihin sa kanya kung ano siya to his face, di ba? Isa na lang ang hinihintay ni Marlon. Hindi pa siya naglalabnab ng kanyang kapas. Pero naiintindihan ko kasi hanggang ganito yung dipunan natin. Nahirap maghanap ng trabaho. We have to survive. We have to be practical and stuff like that, diba? Kailangan namin kumain din. May mga pangangailangan din kasama na doon ng pagkain, tirahan, etc. Kung kailan siya ready, doon siya lalabas. Doon siya lalantad sa opisina niya, sa magulang niya, sa mga kaibigan niya. Kaya hindi mo naman pwede mahalin ng isang tao na parte lang niya. Kailangan mo siyang mahalin ng kabuuan niya.